So what's up mga idol? Kumusta kayo dyan? How you doing out there, bro? This is Coach D once again, and then welcome to my channel. Bisita po kayo sa channel ko, and then huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Yan po. Anyway, gusto ko pong maghatid sa inyo ng workout for today, home workout for today. Gamit-gamit ang ating resistance strap, okay? Kung meron po kayo nitong resistance strap, maganda po ito. Pero kung meron din po kayong resistance band, much better na magamit yon. So madaming pwedeng gawin doon. Makakapaglaro tayo ng shoulder workout, biceps, back, etc. Ganyan po. So, meron po tayong exercise ngayon, which is shoulder exercise and bicep exercise. Using this strap, okay? Resistance strap, okay? So, kapag meron po kayo nito, maganda po ito. Sa mga ladies natin dyan, kababaihan natin dyan, pwedeng-pwede nyo po itong gamitin para pang-tone ng inyong katawan. Okay? Kung gusto nyo po ng toning, pwede nyo pong gamitin to. Paramihin nyo rin lang po yung repetitions, and then dapat din po tama po yung execution. So, maganda po itong mapanood. At sa mga beginners natin dyan, syempre, pwedeng-pwede nyo po itong gawin sa bahay. O kahit saan, kahit sa gym, kung magwa-warm up po kayo, warm up po, or ayaw nyo pong magdala ng super bigat na weights, pwedeng-pwede nyo pong gamitin itong straps natin, itong resistance straps or resistance band, okay? And then, itong video na to, makakatulong po ito sa inyo ngayong nasa home quarantine po tayo. Papawis po tayo para at least hindi po tayo manaba dyan. Kailangan po natin tunawin yung mga fats natin dyan, okay? Tapos, syempre, kain ng maganda, kain ng malinis, yan. At kung kaya nyo pong mag-jogging sa likod ng bakod nyo, o kaya sa kahit saan, basta dyan lang sa tabi ng bahay nyo, yung walang mga tao, yung kayo lang. O kaya dito, kahit na dito lang sa loob, mag jumping jacks kayo, mag high knee kayo, mag burpee kayo, yan, makakatulong yan sa atin. Okay? So, ano po guys, ready na po kayo sa workout natin. Gamit-gamit po itong resistance strap na to. So, papakita ko po sa inyo mamaya kung ang paano natin na gagamitin to para makapag-execute ng shoulder workout, okay? So patatamaan natin dyan ang ating front delt, side delt, and then ang rear delt natin dyan. So madali lang po yan. Tapos sa bicep naman po, madami din po tayong pwedeng gawin dyan. Madami po tayong pwedeng gawin sa straps natin. Tapos kung meron po kayong resistance band, ulitin ko po, mas maganda din po yun. So, abangan nyo po ito guys, okay? Nga pala guys, sa mga kwan natin dyan, sa mga idol at masters natin dyan, lahat po dyan ng athletes natin, mga gymers natin, kung sino man po dyan yung mga nag-gym, naglalaro, nag-exercise, kahit anong ginagawa, shoutout po sa inyong lahat, and then shoutout po especially sa ating mga frontliners dyan. Again, sa ating mga frontliners dyan. Shoutout po sa inyo. Thank you po so much sa mga ginagawa nyo para sa ating bansa, para tayo po ay maging safe, and then malabanan tong COVID na to. So, sa mga bayani natin dyan, saludo po ako sa inyo. So, lahat yan, doctor, nurse, militar po natin dyan, police, ganyan. At yun, syempre, government natin na tumutulong sa ating bansa, sa ating mga mamamayan dyan. So, thank you po so much sa inyo lahat. And then, mabuhay po kayo. God bless you all. Okay? At pa-shoutout din po ako sa mga kaibigan ko dyan sa Pangasinan, dyan sa Dagupan, dyan sa Mangaldan, dyan sa Arellano, dyan sa Bunuan. Okay? Shoutout din po sa friends ko dyan sa FB. Shoutout po sa inyo lahat. Please, subscribe po kayo sa aking channel kung gusto nyo pong magkaroon ng idea for a home workout.
kahit sa mga gym workout po, nadali lang naman po, masusundan nyo din po kaagad yun mga yun. So hopefully maka-visit po kayo sa bahay namin, sa bahay ko, para bahay namin. Yun, visit lang po kayo, daan po kayo sa aking channel, and then hit the subscribe, like din po, and then and share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan, sa mga friends nyo out there. And then huwag nyo pong kakalimutan na hit ang notification bell para po update po kayo sa mga latest videos at vlogs ko po na gagawin at magagawa pa po. So ano po guys, ready na po kayo sa ating shoulder workout and then bicep workout using the resistance strap. And then again po, gamit din po kayo ng resistance band kung meron dyan, malaking tulong po yun. So paano po yan guys, umpisaan ko na po ang ating workout. So manood po kayo mabuti, okay? Thank you! At syempre guys, bago tayo magsimula ng ating exercise, syempre kailangan nating uminom ng pampalana. So meron po tayo itong C4. Ayan. Pang pre-workout po natin. So huwag natin kakalimutan yan. So wala po akong shaker. Sa baso na lang, sige po naman po. Okay na yan. Ayan. Pero dito po, sa water na to, dito ko po ilalagay yung ating BCAA, okay? Magpamilya po kayo sa BCAA na to. So, kahit anong BCAA, basta maganda po. Maliit lang po, or kukunti lang po yung sodium niya. Maganda. Maganda sa katawan to. So, binigay din po ng pump sa katawan natin ang BCAA. And then, may amino acids na po siya. And then, recovery din po ito, okay? So, yan. Lalagay po tayo ng 2 scoop. Wala po din akong imbudo. So, ang gagawin ko, ganito. Maging creative po tayo kung wala po tayong shaker. Ganito po. Yan. Then, ganyan po. Ayun. Ganyan po ba yan? So, 2 scoop po ang gagawin ko dyan. Yun. Wala. Diba? Napakadali. Napakadali guys. Kung gusto may paraan, yun na, sabi niya yung Coach Hype. Shoutout nga pala kay Coach Hype at sa mga IFBB Pro natin yan. Kay Coach Jovin sa gamit. And then kay Idol Kid. Ano po. So, shoutout sa inyo tatlo. And then sa mga athletes natin yan sa Manila. Keep safe and then God bless. So, yun po. Tapos na po, i-stay ko lang siya. Ayan. Ito naman po, lalagyan ko lang ng water mamaya. Water dito po. Ayan. So, guys, yan po. Bago po tayo mag-start, kung meron po kayong pre-workout na gusto nyo inumin, inumin nyo na lang po, okay? Before po kayo mag-exercise. 10 to 15 minutes, pwede nyo po siyang inumin. BCAA naman po, pwede nyo po siyang inumin during workout nyo po, okay? So, huwag nyo pong kakalimutan yan. After workout, kung meron po kayong whey protein, yan po. Inum po kayo immediately after workout, okay? So, yun lang po guys. After this, umpisan ko na po yung workout natin, shoulder and then bicep workout. Okay? See you! Yan po guys. Umpisa na po tayo sa ating workout. So, unahin po natin ang ating seated press. Okay? Seated military press. Like this. Okay? Pwede siyang one hand. Okay? Paano po gagamitin to? Ganito lang po. Napaka-easy. Kung meron po kayong upuan na ganito. Okay? Duplihin nyo na lang po para hindi po masira ka agad kumisa. Yun. Ilagay nyo lang po. Okay, ipitin nyo lang po dito. Then sa may paa. Dito po sa may paa. Yan, ganyan. Maging creative po tayo. Yan, ganyan. Then, hirap nyo lang po sa likod. Yan. Gawin po natin ganito. So, medyo matigas na po siya. Makunat na po siya. So, pwede na po nating gawin yung exercise natin. So, ganito lang po. 1, 2, 3. Yan. Diba? Napakadali po. Yan. Ganyan po, ha? Sa kabila naman po. Same lang din po. Ganyan po.
Yun. So, ganito guys, ha? Huwag niyo pong kakalimutan. Ipit dito sa paanang inyong pupuan, okay? Yun. And then, yun po. Pwede niyo pong gawin ng 4 sets or 5 sets. And then, pataasin niyo na lang po yung repetitions niyo. Like, 16 to 20 reps, okay? Yun po guys. So, susunod po natin. Watch out for this. So, ito po guys, yung second exercise po natin, which is front raise, okay? So, spread ko lang po siya ng kaunti para at least maging pump po siya, mabigat po siya. Ganito po. Yan. Yan po. So, execute nyo po ganyan, okay? Gagawin nyo po ang front raises, dapat hindi po masyadong mataas, okay? Sakto lang po. Shoulder level lang po, ha? Shoulder level lang po. Ayan, ganyan po. Okay? So, gawa din po tayo dyan, 16 to 20 reps, okay? And then, 5 to 6 sets, okay? Ganyan po. Ganyan po, okay? Kung medyo gusto nyo naman pumbilisan ng konti, okay naman po. Ayan. Ganyan po. So, maganda po yan. Nag-engage po sa ating front delt. Yan, no? Ganda-ganda po. Nabibiyo po. Ayan. So, yung mga idol natin dyan, mga beginners, at yung mga ladies natin dyan, pwedeng-pwede nyo po itong gawin, okay? Yan. So, move on to the next exercise, which is side raises, okay? Side raises naman po, ganito po tayo. Yan. Same lang naman po, paluwagin nyo po ng konti yung inabakan nyo sa paa, and then, buhatin nyo po siya. Ganyan. So, shoulder level din po siya. Okay? Ayan po. Gusto nyo po mag-concentrate, dahan-dahan po. Ayan. Pero pwede rin po pabilisin ng konti. Okay? So, ganito nyo po. Ayan. Okay? Dapat 15 degree layo nung kamay nyo sa inyong katawan. Okay? Para mas maganda po yung tama ng ating side delt. Ayan po. Okay? Ganyan po. So, same repetition, same sets din po siya. Okay? East-east lang po tayo. Ayan. Ganyan po. Yun. Ayan po ang ating second exercise. Side raises. Ayan. At may isa pa po tayong exercise, which is real delts natin. Okay? So, ganito po yun, guys. Same lang din po siya. Yan. Kailangan nyo pong apakan at counting wider lang po yung paa para ma-stretch po yung straps natin. And then, bend po kayo. Ganyan, 90 degree. And then, buhatin nyo po siya. Ganyan. Dapat yung elbow nyo mataas, hindi po ganito. Okay? Yan, mataas yung elbow kaysa sa kamay natin. So, dito po ako sa angle na to para makita nyo po kung tatama o hindi. Yan. So, ganyan. So, kita nyo po, matatamaan po yung delt po natin dito. Real delt po natin. Okay? So, ganito po dapat. Ang angle. Ganyan po. Okay? Ganyan lang po mataas yung ating pag-bend. Ganyan. Taas po natin. Ganyan. Okay. Ganito po. Ayan. Ayan. Harap ko po, ha. Ganyan po guys, okay? Para po kayong lumilipad. Diba? Easy lang po. Yun. Pin na pin ko po, oh. Sarir po. Tapos nag-engage din po siya sa ating upper traps, okay? Na-squeeze po yung upper traps natin. Yan. Yun. So lahat po sila, ha? Pati din po ito. Same repetition. At yun na nga po guys. Tapos na natin ang shoulder workout. Ngayon po, ang bicep workout naman po natin. So, saan na po natin? Isahan po natin sa standing preacher. Yan. Yan. Okay? Preacher po tayo. Okay? Pwede pong sabay. Okay? Pag-angat.
pwede din pong isa, alternate po. Okay? Ganun lang po. So, kung gusto nyo pong maging mabigat yung resistance, kailangan nyo pong apakin yung strap po natin, make it wider, para at least bumigat yung resistance. Okay? Yun. So, ganito po. Isa na po natin. 1, 2, 3, ganyan po. Yan. So, same din po siya. Same din po siya ng repetition. Same din po siya ng sets. Okay? 16 to 20 reps. And then, 5 to 6 sets din po siya. Okay? Ganyan po. So, ang gulo ko lang po. Ganito po. Diba? Engage po siya sa ating bicep. Okay? Dapat po, pag ginagawa nyo po itong bicep na to, dapat po tama yung execution. Hindi po ganito, okay? Huwag nyo pong iswing yung upper arm nyo, okay? Dapat po, forearm lang po yung gagalaw. Yan. Para mag-engage po sa ating bicep. Ganyan po, okay? Ganyan po. And then next naman po, pwede naman po tayong gumawa ng seated cable bicep extension. Dapat matibay. So, stretch nyo lang po siya. And then, kuha po kayo kuhan. Yan. Meron na po tayong seated cable extension. Para sa bicep po natin. So, ganito lang po. So, pakita ko lang po yung angulo sa inyo. Ganyan, ganyan. Gilid lang po ako. Yun. Iangat nyo lang po yung konti ng yung kamay. Yan. Ganyan, ganyan po. Dapat po, ipag-pull po natin sa strap. Yan po. Yung piece po natin, level sa ating mukha. Parang nag-face pull po tayo. Ganyan. Ganyan po siya. So, stretch nyo po siya. And then squeeze. Ganyan po guys. Okay? Makitulong po yan. Sana po makasabay po kayo guys. Okay? Yan. Tignan ko lang po dito sa angulong to. Para makita nyo po kung nag-engage po siya talaga o hindi. So, yun. Kailangan ko lang pong yan. Dito po tayo. So, yan. Yan po. Okay. Hindi po ba? Yan. Pipil ko po yan, no? Okay. Pare-parehas daw po ng repetitions at sets. Okay. Huwag niyo pong kakalimutan. Yan po. Okay? Yun. Makikita niyo po, kapag single hand lang po, makikita niyo po. Yan po, di ba? Nag-engage po siya sa biceps. Ito po, kita niyo po, di ba? Basta po, tama executions niyo po. Okay? Yan po, guys. So, 16 sets. 16 reps. 16 to 20 reps. And then, 5 to 6 sets din po tayo doon. And then, next po natin, seated single or double hand preacher, okay? Pwede pong ganito po, okay? Yan. Tapan nyo lang po yung resistance band nyo or meron po kayong resistance drop. Lagay nyo po sa ilalim ng legs nyo, ganyan. And then, ganito lang po, di ba? Napaka-easy. Pwedeng single. Yan. Alternate. Pwedeng single naman po. 16. Or pwedeng double naman po. Sabay po sila. So, papakita ko lang po kung papakita ko lang po sa inyo kung nag-engage po siya sa
ating biceps. So, ito po. Tahin ko lang po yung angulo ko. Yun. Ang zoom ko. Yun. Ba't parang din? Yun. Yan. So, ganito po guys. Yun. Yan. Iba po ba? Engage po siya. So, huwag niyo po siyang isi-swing. Okay? Gusto po, pwede pong maging shoulder workout yan. Pwede din pong maging chest workout po yan. Parang ganito. Chest workout ka. Yan, upper chest po yan. Yan. Ito din po, shoulder workout. Kapag ganyan pong din nangyari, ginaganyan mo po siya. Okay? So, dapat tama-tama po yung execution. Tapos yung paggalaw. Okay, ganyan po. Yan, tayo po tayo kasi yan. Pero nakaupo po yan, seated po yan. Ganyan po, okay? Yan. Same repetition, same sets po, okay? And then next po natin, yung pinakalas po natin is hammer. Pwede po tayong mag-hammer dito, okay? Ang angulo po ng kamay natin sa hammer is ganito po. Yan. So, hindi nyo po siya hawakan dito, pero pwede din po. Okay? Pero much better kung hawakan mo po siya dito. So, meron po kayong ganitong resistance strap. Napaka-husay po itong gamitin. Ayan, ganyan po. So, while na din po ganyan, pwede po, ganyan po tayo. Yan, sikit nyo po ganyan, inside. Yung angle po ng paghila natin sa strap is inside. Yan, para maging... para po mag-engage sa ating bicep. Ganyan po. Yan. At sa ating brachialis. Kung makikita nyo po yung muscle dito, yan po yung tinatawag nating brachialis. Okay? Paglumitaw po yan. Okay? So, sa hammer po, lalabas po yan. Ganyan po. Yan. Okay, guys? So, harap po ako sa inyo. Yan. Ganyan po dapat angle ng ating pag-execute sa hammer, bicep hammer. Yan. Okay? So, yun po guys, 16 to 20 reps po siya, and then 5 to 6 sets din po. So, hindi ko na po siya ginawa per sets, pero po gusto ko pong ipamahagi dito is makuha nyo po yung executions tapos yung laro po. Bahala na po kayo sa sets. Kaya nga po, sabi ko nga po, kung gusto nyo pong paramihin yung repetitions at yung sets, much better kasi resistance band lang po at resistance strap lang po yung gamit natin. Para pagpawisan po tayo at magpump po ang ating katawan. Sa mga ladies po, pwede nyo po din gawin to, okay? Sa home workout na to, malaki po ang maitutulong nito kasi, ano yun? Dumaan na ipis. Yan po, basta po, lagi nyo pong tatandaan na madami po kayong pwedeng magawa sa resistance band, okay? At sa resistance strap. So, hopefully na gusto nyo yung aking vlog for today. Shoulder and bicep workout. At mga idol, huwag nyo pong kakalimutan naman po ulit, mag-subscribe po kayo sa aking channel. Pa-share po kayo sa aking channel, okay? Yon, hit nyo po ang subscribe, like na rin po, and then hit nyo po ang notification bell para po at least updated po kayo sa aking mga susunod na vlogs and videos. So, paano po mga idol? See you next time, okay? What's up?